Ngayon pa lang, meron ng banta si bagong Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa mga nagbabalak daw na manuhol sa kanya. Batid din daw niya ang posibilidad na may magtatangka sa kanyang buhay, kaya bukod sa baril, meron din siyang baong samurai sword o katana sa bilibid. May report si Susan Enriquez. Bago pa man maitalaga bilang bagong Director General ng Bureau of Corrections, kontrobersyal ang pananungkula ni Undersecretary Gerald Bantag bilang warden ng iba't ibang kulungan ng BJMP. Sa Manila City Jail, nagpaputok ng baril si Bantag nang magkaroon ng noise barrage. Sa Parañaque City Jail naman, ipinaaresto si Bantag dahil sa pagsabog na ikinamatay ng 10 bilanggo. Kaya dumikit sa kanya ang bansag na berdugo. Berdugo o killer ka ba? Sa akin po ay hindi naman ako berdugo. Killer. Di naman po siguro. Siguro, ewan ko kung paano masasabing killer. Hindi ko po may paliwanag. Sa gitna ng isang katutak na anomalya sa bilibid, isa raw sa ipatutupad niya ang pagbabawal ng cellphone maging sa mga empleyado ng Bucor. Opo, kasama na po ako doon. Kasi po kung nag-greyhound tayo, mag-greyhound, nakuha natin lahat nga yung cellphone sa loob. Tapos yung personnel naman, sabi nga 95%. O kaya pagpasok po nila, di ba? Kung hindi sawatayin yun, walang ganong memorandum, matetempo yung mga tao, ibenta na naman siguro. Mensahe ni Bantag sa mga magtatangkang suhulan siya? Bibigay sa akin ng pera, mamalasin. Sabi ko pala hindi mamalasin, kakatayin ko. Siguro, ano yung kakatayin? Papatayin? Paano yun? Nasa kanila na po yun. Wala naman daw ibinigay na deadline ng Pangulo, pero si Bantag na raw ang nagtakda ng deadline sa kanyang sarili. Dahil nga po yan ay a matter of national security ito. Sana yung 3 months siguro may makitang pagbabago. Yun po yun. Hindi inaalis ni Bantag ang posibilidad na may magtatangka sa kanyang buhay kasunod ng mga ipatutupad na patakaran. Kaya nga, baon niya raw ang kanyang samurai sword o katana bukod pa sa mga baril. May dala ka raw samurai sa bilibid? Totoo po yun. Saan niyo gagamitin ang samurai? Siguro po kapag idepensa namin ang aming sarili. Kasi marami rin samurai na ginagawa sila eh. May mga improvise. Marami po. Sa kanyang panunungkulan sa bilibid, nais ni Bantag na kumuha ng mga tao mula sa Bureau of Jail and Management Penology. Kasunod na rin ito ng nauna niyang sinabi na 95% ng mga tauhan sa bilibid ay corrupt. Kung ibibigay po, kasi may tiwala naman ako sa kukunin ko. Pero minsan, sa sobra kasing dami ng kinakailangan doon, kailangan po nating magsagawa ng screening siguro, betting. Susan Enriquez, GMA News.